Nitakot nyo ang tao, sinasabi nyo, napakasamang pangulo itong si Rodrigo Roa Duterte. Mamamatay tao. 52 yung mga na record daw. 52 out of the thousands na mga nahuli na aresto, meron daw 52 na binaril patay kahit na hindi man lang nanlalaban. 52 ang ibig nilang sabihin. Ay ba, mas mabuti pa na buhay. Huwag niyong saktan ang mga drug pusher. Kahit manlaban man sila, ay magpabaril na lang kayo mga pulis. Kaysa may mamamatay dyan na 52 na talagang hindi natin alam kung sadya yun o aksidente yun. Pero meron daw 52 na namamatay. Ang tanong, itong 52 ba may kaugnayan sa illegal drugs o wala? Nasasagot nyo ba yan? Hindi. Malamang may mga kaugnayan ito, mga kilalang-kilala na ito na mga drug pusher o drug personalities. Nasasayang ba kayo? To be honest about it, nasasayang ba kayo na may 52 buhay na sigurado ako may kaugnayan sa droga na sila yung nagpapakalat ng kalagiman sa ating bansa, because a drug pusher can destroy lives. Sinisira nila ang buhay ng ating mga tao, lalo na yung mga kabataan. Nasasayang kayo dahil may namatay na 52 na sabi nyo, eh, hindi naman lang lumaban eh. Sa totoo lang, marami pong naniniwala na lumaban ma o hindi, eh huwag nyo lang ibilanggo. Yun po ang paniniwala ng maraming Pilipino. Dahil kinakailangan na malinis talaga ang ating lipunan sa mga demonyong ito. Mga demonyo yan, ang mga drug pusher. Because pinagkikitaan nila yung kasiraan ng buhay ng marami. Kita nyo yung mga drug lord? Eh aba, dyan sa Iloilo, mga mansyon ang mga bahay dyan. Yung si Melvin Boyet Udikta, naku, napakalaki yung mansyon niya. Ha? Nawala naman siyang negosyo. May negosyo siya, taxi, meron siyang restaurant. Pero hindi yon sapat na makakapagpatayo siya ng ganoong kalaking mansyon. Ha? Mas malaki pa sa mansyon ni Jed Patrick Mabilog. At yun din po, si Jed Patrick Mabilog, wala naman siyang pero nakapagpatayo ng malaking mansyon dyan sa may tabi ng Iloilo River, ang tawag dyan, White House. Eh siguro, nakita nyo na yon sa social media. Nasasayang ba kayo? Let us call a spade a spade. Nasasayang ba kayo? Sumasakit ba ang damdamin ninyo? Na yung mga kapulisan natin sa kanilang paniwala na eba, mas mabuti ba yata na i-ano na natin to? At talaga nangyayari yan, ha? Nangyayari yan. Noon pa. Yung salvaging, hindi yan bago. Noon pa. Panahon pa ni Cory Aquino, panahon pa ni Ramos, panahon pa ni Erap, no? Panahon ni Noynoy, may salvaging. Huwag niyo sabihin na sa panahon na lang yan ni Mayor Rudy Duterte. Hindi po. Pero ako po, katulad ng marami sa inyo, kapag may namamatay dyan na drug personality, lalo na kapag mga malalaking drug personality, katulad nung si Boyet Udikta at ang kanyang asawa, pinatay yan. Pagbaba nila, nila sa barko mula sa Batangas, sumakay ng Roro, doon sila bumaba sa may Katiklan. Pagbaba, may nakasunod na pala na armado. Hindi natin alam. Police ba? Military ba? O vigilante? Hindi natin alam. Binaril ang mag-asawa. Patay. O, umangal kayo doon? Nasasayang kayo dahil napatay si Boyet Udikta na sabihin nyo, walang kalaban-laban. Ang kanyang asawa, aba, babaeng babae, pinatay pa. Naku, marami po ang natuwa sa Iloilo. Marami rin ang nalungkot, siyempre. Ha? Marami ang nalungkot dahil in fairness to Boyet Udikta, matulungin naman yun. Matulungin parang Robin Hood nga. No? Kaya marami rin ang nalungkot doon, talagang umiyak nung mamatay siya. But, yung pangyayaring yun ay naku, napakalaki. Napakalaki ang naging resulta, nagpagbago ng Iloilo City. Yan si Richard Buang Prebendido, yung number 2 drug lord sa Iloilo. Nagtago kagad.
Nagtago kaagad itong si Jingjing Espinosa na right-hand man ni Boyet Odicta. Nagtago din. Lahat sila nagtago. Kaya siyempre, dahil wala na sila dyan, ay aba, humupa na yung drug problem sa Iloilo City. No more was Iloilo City the most shabulized, sabi nga ni Pangulo Duterte. The most shabulized. Ang totoo yun. Hindi po nag-i-exaggerate si Pangulong Duterte when he said that at galit na galit siya kay Mayor Jed Patrick Mabilo. Pero gusto ko lang po madagdag Mayor. Eh hindi po kawawa po si Mayor Jed Patrick Mabilo. Dahil kung siya po ang binibintangan nyo na drug protector, meron pa pong mas mataas kay Mabilo. Yung kanyang pinsan. Yung kanyang pinsan na taga Molo, Iloilo City din. Na nandiyan palagi natutulog sa Senado. Natutulog siya habang kumukulikta ng milyon-milyon sa kanyang sweldo at sa kanyang mga kickback. Yan. So yan po ang totoong drug protector. Bakit po? No? Eh, may mga larawan nga ako ipinapakita eh. Na palagi yan kasama, yung si dating Kapitan Dabing Espinosa, asawa yun ni Jingjing Espinosa, na yun po, ilang beses ako tinangkang papatay niyan. Si Jingjing Espinosa. Meron pa yung ipinalabas sa Facebook na yung nandun siya, nakapusing na may hawak-hawak na baril, nandoon yung mukha ko sa gitna. Yung parang collage, ang tawag doon, collage. No? Meron siya yung nandito, siya yung nandito, siya nandito, siya nandito, dito, na may hawak-hawak na baril, ganun. At ako yung sa gitna, may crosshair pa. Alam nyo, yung sa telescopic sight, yung crosshair ang tawag. Yun. Ganon katindi ang labanan dyan sa illegal drugs sa Iloilo noon. Na ako po ay bawat umaga, nagdadasal lang ako na sana po ay bibigyan ako ng proteksyon ng Panginoong Diyos. Kasi alam ko na sa hindi ko lang alam na oras o panahon, talagang sisikapin nila na mapa-ambush ako. Totoo yan. I am not exaggerating. Pero si Drilon, wala. Wala siyang ginawa. Kahit alam naman niya. Nag-report ako sa kanya. Sabi ko, si Jed Mabilog, parating kasama. Bosom friends, BFF niya, si Jingjing Espinosa. You can ask ka-Eric, yung si Jeffrey Celis. He can testify kung ano kalapit itong si Jed Patrick Mabilog na naging boss niya dati. Kasi executive assistant yan. Si ka-Eric ni Jed Patrick Mabilog. At araw-araw, nandoon. Kaya nga kami medyo talagang matindi ang away namin yan, ni ka-Eric. No? Kasi sabi ko, ay ba, dalawa ang boss ni ka-Eric. Eh, di pa siya si ka-Eric, si Jeffrey Celis, si Jay Poy. Sa umaga, boss niya si Jed Patrick Mabilog. Sa gabi, boss niya si Boyet Odicta. Nandoon palagi! Open! Pero nung pinuna siya dito nung nakaraang mga buwan, sabi niya, undercover kasi ako eh. Ewan ko kung totoo. Pero yan ang hamon kay ka-Eric ngayon. Tumatakbo ka pala bilang party list. Ay ba? Eh, dapat sagutin mo yan.